Sir, okay na yung kuryente, no? Kahit pa paano, hindi na, ano, eto na lang, no? After daw ng ano, nagpo-food packs eh. Nagdadala ng food pack. Ito yung bridge na nakikita nyo. Yan yung Manuel Rojas Bridge. What's up mga kayon, welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malong Work Travel. Tunay na balita, walang kinakampihan sumaksalami. Sa katotohanan na lamang April 8, araw ng Thursday dito sa Pilipinas. Oras natin nasa yun 11:16 ng tanghali. At samahan nyo ako, may update tayo at matutuwa kayo rito yung Dubai Road. Kasi nag-chat sa atin si Engineer Saing, actually nag-comment kinakamusta tayo yung lagay natin. At sinabi nga niya na huwag kang papatalo sa COVID-19. Tapos sabay pinalita niya na nga yung about do sa Dubai Road, no. So ating balikan ang at i-update na rin yung Dubai Road, no. So the last time na pumunta tayo dito mga kayon, eh wala na yung mga kahoy. Tapos giniba na rin yung sa gilid, nag self-demolish na. Kasi di ba kailangan na kunin yung 10 metro doon sa road na yon. So binigyan ako ng tip ni Engineer Saing at sinabi nga niya na patag na at tinatampakan na yung Dubai Road, no. Although wala sila Engineer Saing ngayon doon dahil nasa food packs lahat ng kawani ng engineering at saka ng DPS dahil marami pa rin ang hindi nabibigyan ng food packs. Saka buwan-buwan na ata ito eh. Parang every month nagkakaroon ng food packs dito sa lungsod natin sa Maynila. So 1 week daw sila doon, tapos after noon sila ang pupunta roon para gawin at tambakan yung Dubai Road. Pero balikan natin, so tingnan natin para mas actual. Samahan nyo ko, kasama natin si Fern. Ayun, nasa unahan natin. I-update natin itong Dubai Road. Maraming nagabang sa atin na ito eh. Kasi talagang patagal din natin sinubayabayan yung Dubai Road. Maraming nangyari diyan sa Dubai Road na yan. Kaya talagang panapanabik itong Dubai Road. So Taft Avenue, yan nga nakikita nyo. Tapos tawid tayo doon sa may Finance Road. Dito sa Bonifacio Drive, maraming nagsosolvent din dito eh. Saka mga street dweller, madalas din natin na chachempohan dito yung mga yan. Minsan nandito sila sa gilid, nasa solvent, tapos ya street dwellers na sila at the same time. May Lopez Boulevard ang daan natin. Biglang sumusulpot. Thank you.
Ayan, yung bridge na nakikita nyo, yan yung Manuel Rojas Bridge. Na papasok na tayo ng Paseco. Ah, may mga vaccine din pala rito kaya nakapila yung mga senior. Ah, hindi, ano to? Ah, hindi lang senior. Vaccine sila siguro ngayon. Patindi kasi yung pang-vaccine, ang pangangampanya sa vaccine dito sa lungsod natin, mga kayon. Talagang naka-schedule. So lahat ng mga eskwelahan, yun doon ang vaccinean eh, no? Hey. May pagkwentuhan sa gitna. Daming tao rito, no? Talaga sa Paseco, ang daming tao talaga. Halos malapit na rin tayo sa Dubai Road. Recording pa ba tayo? Ito yung labasan ng Dubai Road. Yan yung dulo. Doon pala yung gilid ng Corazon Aquino.
malapit na tayo mga kayon. Makikita nyo na ang bagong update ng Dubai Road. Ayun, ang Dubai Road. Ito na yung update sa Dubai Road. O, nakababa tayo. Kaso baka yung motor ko baka... So maluwag na. Ito yung nag-giba eh. Ito yung kusang nag-giba. Kung yung matatandaan. Kusa na nag-giba yan. Sir! Ito ang sinasabi ni Engineer Saing dito. Sila ang magtatambak. So patag na, no? Kahit pa paano naging patag na. So sila ang magtatambak kasi ayaw nila patambak sa barangay dahil ay yung kuryente na ayos na pala. Yung kuryente na ayos na, oh. Yung nire-reklamo dati, yun na ayos na, medyo mataas-taas na siya, hindi gaya dati na paganon-ganon. Maluwag na rito. So malinis na. Ayan. Natambakan at tinambakan pala lahat. Medyo tumaas nga lang. Medyo tumaas lang pero okay naman. Sir, okay na yung kuryente, no? Oo, tumaas na, sir. Kahit pa paano, hindi na, ano. Ito na lang, no? After daw ng ano, nagpo-food packs eh. Nagdadala ng food packs. 1 week daw yun eh. Saka natago na rin yung mga ano. Oo, sir, yung mga tubo. Ayos, at least maganda na. Tumatuwa yung mga residente rito. Ilang taon din nilang tiniis to. Kung matatandaan nyo, dito yung nakatambak yung mga kahoy-kahoy. Ayun, wala yung kuryente na isabit. Yung mga tubo nasa ilalim na, yun, oh, natabunan na. So mas safe na sila dyan, di na sila nasasagasaan. Nga lang, medyo tumaas. Pero papatagin pa daw, sabi ni Engineer Saing. Shoutout nga pala sa DEPW Highway Division, District 5, syempre, Engineer Josephine Saing, pati na rin sa lahat ng kawani ng Distrito 5 Engineering Department. Malinis na, ha? Malinis na yung Dubai Road, tapos naglagay na rin sila ng sign na bawal magtapon ng basura dito sa Dubai Road, City of Manila. So meron din doon, so dalawa, hanggang dulo yan. Tapos ito, nag-iba na, oh. Pero nag-iba na to, oh. Ano? Kusa to nag-iba, eh. Ah, kusa na ito kaya, kasama? Oo, hanggang dito yan, eh. Pinasok natin? Oo. Sana itago na yung mga tubo. No? Natabunan na. Mga sa ilalim na. Eh, syempre, wala na yan. Pasikita niyo yung mga tubo. Lumuwag na ang Dubai Road corner Gasangan, no. So okay na yung Dubai Road na yan. Kasi dati ito lang yung daanan eh. Oh, ito yung parang pinaka eskinita. Tapos papasok ko doon. Ngayon maluwag na. Oh. Ito ang pinaka latest update dito sa Dubai Road. Syempre ang trumabaho nito walang iba, Engineering Department ng Distrito 5 headed by Engineer Josephine Saing. Yung kaisa-isang babae na hepe ng Engineering Department sa lungsod ng Maynila. O, laging nanonood sa atin yan, laging nagko-comment. Hello ma'am, salamat doon sa suporta ninyo at sa mensahe ninyo sa akin, no? Kasi nag-positive tayo at nakarating din sa kanila yung balita. So okay na ang Dubai Road, maluwag na maluwag na. Update lang natin yan, yan ang pinaka-latest update. Siyempre, dito nyo lang mapapanood sa Jomalong Work Travel. Wala nang iba. Tayo lang ang nakapag-update din nito halos, no? Siyempre maliban sa Distrito 5. Alright? Natunghayan kasi natin yung istorya nito, eh, no? Na buo natin yung istorya at
nasaksihan din natin yung changes, yung transformation. Pero hindi pa to yung pinali. So ipapatag pa daw yan according kay engineer. Okay mga kayon, yun lang yung tape natin sa Dubai Road. At medyo mas maganda yung ano natin kasi nakababa tayo kasi patag na. Mababait naman ang mga tao dyan. Hindi naman ganun ka ilang no, pagka nag-vlog ka dito sa Maynila kumpara noon. No. So anyway, nakausap natin si Engineer Saing at babalikan nila yan after ng food packs. Kasi lahat ng kawani ng engineering department ngayon, hindi lang engineering, DPS, pati MTPB. So lahat ng kawani ng lahat ng kawani ng City Hall, akala ko doon kasi ako kakaliwa iba vaccine ngayon. Para sa COVID. Kaya talagang busy ang kawani ng Manila City Hall o gobyerno ng City Hall natin. At sa request nga pala mga kayon, sana wag niyong kalimutan mag-subscribe doon sa Tito Jom natin. No? Yung Tito Jom, yun yung personal channel ko ni Jom Along Work Travel. Search nyo lang dyan, Tito Jom, makikita nyo yung mukha ko. Subscribe naman kayo kasi doon mo makikita yung ating food vlog, travel vlog, anything under the sun, yung lifestyle, yung ginagawa ng Jom Along. So dyan nyo makikita lahat. Kaya sana makapag-subscribe kayo. Maraming salamat, Jom Along Work Travel here. At thank you. Biglang pasok si Kuya no? Thank you sa inyong lahat sa suporta nyo sa Jom Along Work Travel. Ito ang pinaka-latest update natin, April 8, araw ng Huwebes sa Pilipinas. Thank you. Hello mga kayon, kung nagustuhan nyo ang ating video or pwede nyo rin i-search ang Jom Along Work Travel sa inyong YouTube app, click nyo na kahit anong video dyan at huwag nyo kalimutan i-like, subscribe at click nyo na rin yung bell notification para lagi kayong updated sa mga videos na ating i-upload. Thank you!